Matigaw na bala, tumama at bumaon sa bungo ng isang bata sa Batangas. Bakit naman ito nangyari? Nakabaon na sa isipan ng mag-asawang Glenn at Annabelle ang nangyari nito lang nakaraang linggo, kung saan ang tahimik nilang salo-salo biglang nabulabog ng isang... May pumutok, nagtatakbo po ko sa labas. Sunod na lang nilang narinig ang iyak ng 6 taong gulang nilang anak na itago natin sa pangalang Dido. Kala ko po naipit po doon sa milagay ng plato. Pagpasok po ng pinto, puro na po ng dugo. Ako po'y nataranta din, nahawak ko po'y basahan na bigla ko po'y tinapal sa ulo niya. Puno ho yun, ng dugo. Agad nilang isinugod sa ospital ang bata. Kinakausap po yung pamangkin ko po na huwag kang pipikit, huwag kang tutulog. At dun na sila nagulantang sa resulta ng x-ray. Sabi, ma'am, sigurado ka ba na bato ang tumama sa ulo ng pamangkin mo? Kasi bala ng baril to eh. Sa kaliwang bahagi ng ulo ni Dido, may pumasok palang ligaw na bala na pinangangambahang bumaon sa kanyang utak. Tapos dalawang centimeter yung laki nito. Ang utak kasi ng tao, no, may supot pa yan na tinatawag nila na gura. Saan nakikita natin, halos nasa ibabaw lang siya ng bukong, nasa kaliwang bahagi ng utak, medyo pating taas. Yung function ng utak na yun, sa senses, yun yung maaring risk na mangyayari kung sarasakali nagkaroon. Komplikasyon patulad ng pagdurugo. Paglipat naman nila sa malaking ospital para operahan si Dido, punuan ang operating room. Ang priority nila, malinisan po matahian, baka daw po ma-infection ng pam. Pero ang bala daw ho, hindi naman daw po makaka-epekto. Yung akin naman ho, eh, gusto ko naman pong matanggal. Nagbigay din naman kami ng option sa kanila ng pag-iintay or pwede namin silang i-transfer from other situation. Yung mga referral between hospital, ginagawa naman natin yan. Pero yun nga, naging decision nila. Napansamantala muna ang iuwi yung kanilang pasyente. Ang nagawa na lang namin ay pauna muna ang lunas katulad ng paglilinis ng sugat para makontrol din yung maaaring komplikasyon ng infeksyon. Noong panahon yun, wala namang pagbabago sa kamalayan ng bata. Nakakain naman siya. Kaya hindi pa man natatanggal ang bala sa ulo ng bata, na-discharge na ito ng ospital. Wala namang bukam mo ang mong yung anak ko. Bakit po anak ko pa yung natamaan ng ligaw na bala? Sobrang hirap po. Hindi ko po siya kayang tingnan ng ganun. Tatlong araw matapos ang insidente, si Dido hirap magsalita. Pautal-utal po, inugaw-ugaw ko po siya. Sabi ko, nak, huwag kang ganyan, magsalita ka ng ayos. Natatakot lalo ko. Tuwing kailan sumasakit yung ulo mo? Hindi na alam po. Hindi na po. Titipan na nga lang daw, hindi na nga ito papagtan. Sa ganyan niya pong edad, nararanasan niya po yung ganyan. Naawa po ko sa kanya kasi yung bala na sa ulo pa niya. Pero saan nga ba nang galing ang ligaw na bala? Sino ang may kagagawan nito? Parang awa mo na umamin ka na kasi na kawawa po yung anak ko eh. Pwede lang pong pabitay po yung may gawa nung pabibitay ko na po eh. Ang pamilya ng biktima may hinala. Sa kanila kasing barangay, may alam silang kaisa-isang may baril. Na di umano, nag-iinuman nung gabing tinamaan ng ligaw na bala si Dido. Binalang po kasi ako ng mga pulis kung sino po yung may baril dun sa may lugar namin. Sinabi ko po yung taong yun. Isang beses po nakita ko po yun, umikot po sa bahay. Ayaw lang po magsalita ng mga tao kasi ayaw po nilang madamay. Miski lisensyado yung firearm na yan, wala kang karapat magpaputok ng basta-basta na ganyan lang. Kasi nga, pag yan ay may tinamaan at nagkaroon ng injury, pwede ka maging liable din sa isang criminal act. Kung siya ay nagpaputok ng hindi lisensyadong baril at nagkaroon nga ng homicide, mas tataas pa yung penalty. Yan ay merong kaparusahan na presyon koreksyonal.
ang itinuturong suspect sa pagpapaputok. Pwede kayong may interview na kumpinte. Kumasang magpa-interview. Meron ako dito yung braille. Raman licenses. Samantala, nito lang Biyernes, si Dido sumalang na sa operasyon. Mag-match kaya ang bala ng baril na nakabaon sa kanyang ulo sa baril na pagmamay-ari ng suspect. Yung bullet na nakuha sa skull is... Ang kasagutan, tutukan sa aming pagbabalik. Nagdurugo ang puso ng mag-asawang Glenn at Annabelle nung ang 6 na taong gulang nilang anak na si Dido tinamaan ng ligaw na bala sa ulo. Sinisisi ko po yung sarili ko kasi ako po yung nanay, wala po magawa. At may hinala sila sa kung kaninong baril galing ang ligaw na bala. Ayaw lang po magsalita ng mga tao kasi ayaw po nilang madamay. Pagkaka po talaga may time na nanghahabol po talaga siya ng aso, ginagamit niya po, mahaba po yung baril niya. Ang suspect kumasa sa interview. Nakatuwa kami mag-ama kung pag-inom. Ito po mga alas 10 na po na magtigil. Ay ako naman natulog na. Nagulat nga po ako noong umaga. Dinalang araw sa hospital po yung anak ni Glenn. Meron ako dito yung 22 na baril. Yung gagamit ko po pang ibon. Hanggang sa may nagsusumbong yung atas doon police na ako nga raw po ang nagpapatok na noong gabing yun. Tinanong ko noong police ko may lisensya. Ay sir, raman lisensya. Sabi sa akin, kung gusto ko nga raw surrender para yung agam-agam sa akin eh, hindi ko na intindihin. Eh di surrender ko po. Ang Panginoon Diyos yung nakatungo. Kaya talagang hindi po talaga ako nagpaputok. Marami pong mga katestigo na wala pong nagpaputok noon. Hindi kasi mapapaputok talaga yun eh dahil sira eh. Dapat narinig na ng kapitbahay na talagang dito nang galing ang putok. Ang baril hawak na ng PNP. Sumailalim na rin ang suspect sa paraffin test. Ongoing po yung aming pag-iimbestiga para po malaman po yung tao na kung sino po yung di umano na nagpaputok. Hopefully, ma-extract po yung slug sa ulo ng bata para po ma-submit po sa amin sa crime laboratory. Samantala, nito lang Webes, si Dido muling ipinasok sa ospital para sa kanyang operasyon. Noong nagkaroon kami ng available na room, dalihan po namin tinawagan ng pasyente. Yung bala is nakuha natin naman po, wala pong tayo nakitang pagdulog sa utak ng bata. Nandun pa rin yung posibilidad na magkaroon ng infection kasi medyo may katagalan na yung bala sa utak ng pasyente. Hello, kamusta na? Gising na naman daw ang bata. Ay, salamat, okay na. Salamat naman sa Diyos. Okay na yung anak natin. Kumbaga lang sabi kasi, tiwala lang kay Lord eh. Sobrang saya po. Salamat po talaga sa Panginoon po, nakaligtas po yung anak ko. Sobrang himala po. Ang nakuhang bala ng baril, itinurn over sa crime laboratory. Kailangan pa din nating ipadala sa crime lab for ballistic examination and determination kung ano talagang caliber ang bullet na yon. Yung karanasan ko ba na nakakita na ng maraming bullet, tingin ko dito caliber 45 siya. Yung pong voluntary surrendered na firearms is a long rifle converted caliber 22, which is a smaller caliber. Hindi po siya pwedeng manggaling dun sa sinurrender na firearm. So definitely galing po siya sa ibang firearms. Kung yan ay registered firearm, there is a possibility na makukuha natin kung sino yung registered firearm holder no. But kung siya ay from not a registered firearm, tiyagaan to na magtatanong-tanong kami doon na sinong nagpaputok nung gabi na yon. Hindi po kit siya po yung sinabi ko po sa mga pulis na siya po yung may baril, siya na po umarik po sa anak ko. Kailangan po namin ng justisya. Kahit po natanggal na po yung bala sa ulo ng anak ko, gusto ko pa rin po makulong po yung gumawa po nun. Malalim ang sugat na iiwan ng insidenteng ito kay Dido at sa kanyang pamilya. Sana sa pagkakakuha ng bala sa ulo ng bata, sabay ding makuha ng kanyang pamilya ang katarungan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.